Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-usapan natin yung mga trending na stock ngayon at saka yung mga requests. So guys, inform ko lang kayo kung sakasakaling hindi ako makapaggawa ng mga video. So PM nyo lang ako dito sa personal message ko, personal Facebook guys. Mas maganda dito nyo na lang ako PM, wag na muna dito sa Positional Traders PH kasi nga medyo mabagal ang internet ko sa bahay, so hindi ako sure dun sa gagamitin kong bagong internet kung okay. So magkakaroon kasi ulit ng lockdown dito sa amin, so medyo hindi siguro ako makapag-upload ng mga charting natin, so pero I'll try my best guys naman na makahanap ng maayos na signal dun sa amin, no? So guys, kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to click Positional Traders. At kung ikaw ay newbie o bago lang sa stock market, meron akong video na ginawa na alam ko makakatulong sa decision making mo. So, buy signal lesson. So, nasa baba to guys ng description guys. Check nyo na lang sa baba. Yung, di-discuss ko dito yung uptrend, sideways, downtrend. So, sa discussion ko dyan, guys, di-discuss ko yung ano, yung paano yung entry level, exit level, cut loss level, paano tayo mag-manage ng risk natin guys. So nandiyan guys, check nyo na lang. So huwag niyong kalimutan guys din na click yung page natin na Positional Traders PH guys, no. So ayan guys, no, ayan po. So simulan muna natin dito sa guys sa ano, sa Yahoo Mail, sa finance, no. So ang Dow Jones up naman siya. So yung gold na to, futures up din to, kaso nga lang ito kasi nag-gap gap down to guys. So ito yung guys, oh. Ito yung sa gold, no. So ito positive pa ng green, nag-rebounce na rin, no. Nag-bounce na rin yung mga mining. So itong gold na to, so possible yung mining na din natin kung may hawak kayo. So ayan guys, no. So ilang araw yan, isa, dalawa, tatlo, apat nag negative, no. So ito nag-bounce na siya guys, no. So ayan guys, no. So simulan natin guys yung kay dito na guys. So alam naman natin guys, so sa dito guys, meron na kayong mga balita na, at nakikita niyo na rin yung balita na binigyan na sila ng Congress ng 25 years, no. So ayan guys, so dito guys sa weekly guys, good news yung para kay dito guys kasi meron na silang franchise na approved, no. So ang tinitingnan ko lang dito guys, yung week na to, week chart ni dito. Ayan guys, yung week chart na to. Kasi nga guys, ang mangyayari dito guys, kung mapapansin nyo guys, ano siya, cup with handle. Yan. Ngayon, meron lang talaga mga rules na kailangan mabasag ni dito. So, lagay natin sa day chart guys. So, para makita natin nalo. Ayan. Ayan guys, nasa day chart na. So, dito guys, kung mapapansin nyo, itong trend line na to, kailangan mabasag kasi ito ni dito. Lumabas siya sa average na kung sakali ito bukas, dapat above 3.25 guys. Above 3.25 ang ano niya, ang close niya, at huwag na siyang babalik dito. Para kasi yung overall trend niya, kung mapapansin nyo, lagay natin sa week. Kung mapapansin nyo, yung overall trend niya para mabasag na downtrend. Mahaba ba itong downtrend na bababasagin to guys? Kaya dapat si dito, umupo siya sa above 2.25 or mas maganda sa 3.3 para sigurado yung 3.5 natin guys, no. Ayan, medyo mabagal yung net ko. Ayan. Ayan guys, kung mapapansin nyo, mahaba-haba itong trend line ng downtrend na pinapakita na dito. Ayan. So, ilang check natin to. Ayan guys, no. So, ayan. So, ano to? So, June 19. Ang isang taon mahigit. Ayan, yung trend na yan. So, mababasag yan guys kapag just in case na lumagpas na siya doon. Kasi kung makikita nyo guys, ayan o. So, ang maganda sa kanya sa week, green yung candle ni dito. So, yan ang mga tinitingnan ko guys na kailangan basagin ni dito itong price na itong 3.25, at wag na siyang babalik niya sa 3.25. Mas maganda sa 3.3 para sigurado. So, alam naman natin, ina-expect ko mamaya, gap up to, dahil nga gawa nung good news. So, ayan guys. So, titingnan natin dito guys kung anong mga possible na kailangan basagin ni dito na resistance. Ayan guys. So, base dito, 3.3 guys, kailangan mabasag tong resistant na to. So, ang next niyang 3.3 guys,
titingnan din natin yung mga possible ng ano ng 3.45. Kasi medyo mabigat din yung 3.45 na yan, guys. Yan. Check muna natin ito. 3.45 na ito. Or 3, basta part na to. Ayan, 3.45 na yan, guys. Check din natin yan. Kasi naging support din dati yan mga time dito. Tapos yung 3.5, guys. Level na 3. Ayan, na level na yan. Titingnan din natin yan. So, kapag nabasag yung ano, yung 3.5 at 3 or 3.45, so possible talaga na mag 4 pesos, guys. So, ang hindi lang ako kumbinsido dito, guys. Ito, guys, hindi ako kumbinsido kasi dito na magtuloy-tuloy. Kasi nga, base dito sa moving average natin, guys, ng ano, 50 at saka 20 na nag-crossover dito, medyo mahaba yung trend. Kita nyo dito, nagsimula dito, ang haba ng trend. Unlike dito, kita nyo ito yung moving average, hindi pa nag-cross. Kaya sabi ko, baka mamaya temporary lang yung pag-akyat ni dito. Kasi nga, yung moving average 20 at saka 50, hindi pa siya nag-cross. So, ayan. So, just in case na hindi matuloy ang pagtaas, possible na tinitingnan natin dito na dapat wag mabasag yung 3.10. Kasi kapag nabasag yung 3.10, sigurado yung 3 pesos, guys. No? So, kapag nabasag yung 3.3 at mag-consolidation dyan mag-up pa siya at dito lang siya umupo sa 3.3, possible yung 3.5. Bakit, guys? Kasi tinitingnan natin dito, guys, yung ano, yung MACD. Ayan, buka na rin, guys. At saka yung RSI niya may momentum na rin, 58. So, ayan, guys. So, sana yung good news, umabot na tayo ng 3.5. Para, basta kung may mga, ano lang kayo dito, may mga average kayo dito, hold nyo lang. Kasi nga, tulad niya, may good news ulit. So, susunod na mga good news niya, hinihintay natin by December at saka yung January. So, yung December, yung SIM card. Tapos, yung January, yung ano, yung sa government na kailangan pumasa na sila na sa technical audit. So, ayan, guys, no. So, hold lang tayo kung meron kayong stock dito kay dito. So, kapag nandito kayo sa medyo 3.5, I suggest, guys, na mas maganda mag-average na kayo kay dito. So, ayan, guys, no. Next tayo, guys. Simulan natin si MM. So, dito tayo kay MM na. Ayan. So, dito, guys, sa MM, guys, dito, guys, sa MM, kung may mga stock kayong hawak, hold nyo lang muna kay MM. Kasi nga, ang kagandahan kasi dito kay MM, guys, every week may, ano, may bumubukas na store. Ayan, guys. So, wala pa naman din na, kita nyo naman, dalawang beses, dalawang araw to pumasok yung foreign, no? So, una, ito, nung Webes or Wednesday, 11.96M. Tapos, 31.59M. So, ang lumabas lang sa kanya, negative 3. So, unti lang. Ang chance, no? Hindi lang unti lang lumabas. So, ayan, guys, no? So, nagkaroon siya ng pagbaba ng negative 1.23. So, ang ina-expect ko kay dito kay MM, guys, ito, just in case mag-consolidation siya, dito lang sa 3.10. Yun ang mga dapat saluhin natin kasi ilang candle yan? Isa, dalawa. Dalawang candle, no? So, halos sa lagi niyang inihit pa si ano, 3.10, dinadalo niya si 3.10. So, ito ang magandang consolidation niya para mabasag yung 3.38. Kasi yung 3.38, guys, medyo mabigat yan. So, kailangan si MM mag-consolidation muna dito sa level na to bago umakyat para maging healthy siya. So, the more na minabadali ito kay MM, mas mahirap umangat lalo. So, mas maganda consolidation muna. Tapos, sabay angat after 1 week. So, mga ganun. Para healthy. So, as per dito sa exponential moving average din na ginagamit ko. So, ano pa naman siya? Buy signal. Pero sa akin, kung may position ka dito, hold mo lang. Dito, kung magbuy ka dito, tulad ko, bumibili ako din dyan. Ano lang, paunti-unti lang. So, nagpo-position lang ako. Hindi naman ako nag-iisip na mag-gain agad ako. Ang position ko lang dyan, mga 20,000, guys. So, just in case lumayo at mabasag yung 3.38, saka ako magdadagdag. Pero hanggat hindi nababasag yung 3.38, hindi muna ako magdadagdag, guys. Kasi inihintay ko siya sa 3.10. So, ayan, guys, no? So, abang-abang lang muna tayo sa 3.10 kung wala kayong mga position, no?
Or kasi hindi naman isang bigla niyan babasagin yung 3.38. So check natin yung RSI. Yung RSI kasi guys nasa 63 na, nasa 64 na rin, oh. So medyo nag-aalangan ako sa ano, sa ano niya, sa pagbasag ng 3.38. So mas maganda consolidation muna kasi ang susunod ng 3.38 guys, itong level ng ano 3.6. Yung 3.6. Yung 3.6 ang susunod guys. So medyo mabigat na yan guys na 3.6, no. So next tayo guys. So ASEN. Ayan guys, no. Si ASEN. Medyo mabagal net natin guys. Ayan guys. So, ASEN yung RSI natin guys, may momentum pa rin siya, nasa ano level pa rin siya na ng 64 or 65, mga ganyan guys to. So, net foreign may lumabas, MACD natin, nakabuka pa rin naman itong MACD guys, no? Ayan. So, ang kagandahan dito kay ASEN guys, ang tinitingnan ko dito, mabreak lang itong 2.8 sigurado itong tuloy-tuloy guys, no? Kasi, tingnan mo guys, ang point ng ano, ng trend, lahat pataas guys. Yan guys oh. Yan oh. Pataas lahat yan oh. Level na yan. Pataas guys. No. Pataas yan guys. So hindi siya. Kahit tingnan mo siya sa ano guys. Sa weekly. Maganda yung ano ni ASEN sa weekly guys. Yung chart niya. Green pa rin naman siya sa ano. Sa week. So maganda. So August 28 yung dividendo niya. Ayan. So kung sakaling mayroong pa yung, may position dito, hold lang muna guys. Huwag muna ano, hold lang kayo dito. Ayan. Medyo mabagal yung ayan guys, kita niyo yung weekly. Maganda yung weekly. Hinihintay na lang mabasag ng 2.8. So ang volume niya maganda pa rin naman sa weekly. So ayan sa mga weekly, no. So ayan guys. So lagay natin sa day. Ganun lang dito guys sa ano, sa magandang entry dito guys sa ASEN kapag mabasag niya yung 2.8 doon ang entry kasi nga ang 52 week high niya is 3.06. So yan ang susunod natin ibibit ng ASEN yung 3.06 kapag nabasag tong 2.8 na yan guys no. So medyo ano lang talaga to, medyo pang semi long term lang talaga. So marunong ka lang talaga magtiyaga dito. So titingnan natin to guys, tong level na tong 2.89. So, itong 2.89 pagkatapos ng 2.8, 2.89, 2.90, ayan, kumababasa guys, no. Pagkatapos niyan, ito ng 3.06, no. So, ayan guys, next tayo guys. Bakit yata net ko? Magbawas muna ako guys, no. Basa, para hindi na tayo mabagal ng net. Ayan guys, to next tayo guys. Tapos na natin si ASEN. Si AGI. Ayan, AGI tayo guys, no. So, AGI natin, lumabas dun yung ang RSI, lumabas na dun. So, parang downtrend. Pero check natin yung price movement. So, ito, AGI, RSI natin, 50 pa rin, may momentum. Ayan. So, net po rin, may lumabas. Ayan. So, RSI, yung ano natin, MACD nan, bullish pa rin guys. So, nakabuka pa rin naman. Ngayon, ang magandang salo dito guys, kay ano, kay AGI guys, dito sa 6 pesos. Ngayon, kung ikaw gumagamit ka ng EMA 10 at saka EMA 5, ito na po, sell signal na to. Sell signal lang to. Wag lang ano, sell signal to sa kahapon, no. Kapag nag-green to, hindi pa to magse-sell signal itong EMA 10 na ginagamit ko kasi ang EMA 10 basis sa sinasabi ng sell signal is 6.10. So nasa 6.10 na ang closing. So kapag nag-opening to ng maganda, so magba-bounce ulit nung EMA 10. So ayan guys, no. So yun lang naman sinusundan natin, guys. So, ang possible na resistance niya itong moving average 50 sa 66.29. So,
So, kailangan na mabasag itong 6.29. 6.29 base sa moving average 50. So, kung meron ka nang nabili ka na ka dito, nakabili ka dito sa opening natin or dito sa buy signal natin, ayan, sa nag-cross na yan, at dito ka magsisell sa level ng 6.10, meron ka ng 5.67%. Ayan guys. So, kung meron ka na dito, pag-isipan mo kung i-hold mo pa ba siya or isa-sell mo na siya. Pero masasabi ko guys, kapag pumula ulit to, hindi na siya bumalik sa 6.10, sell mo na yan guys. No? So, kung gusto mo naman mag-entry, abangan mo yun sa 6 pesos. Baka mamaya mag-hold pa dito sa 6 pesos na to. Tapos possible din tong 5.87. Tapos ito na yung last na 5.52. No, so hindi niya nababasag yung 6.6. And guys, no. Next tayo, guys. So CHP, ito maraming nag-aabang nitong CHP. Ayun, ang masasabi ko lang dito sa CHP, guys, kung meron ka pa naman ditong average at maganda, hold mo lang muna sa CHP. So wala pa naman tayong sell signal, guys, eh. So, base dun sa EMA 5 at saka EMA 10 na ginagamit ko, ito guys, dito muna tayo. Kasi overbought na trend talaga to, eh. Ito guys, no. Just in case, ang sell signal kasi guys, base dito sa ginagamit kong EMA 10, EMA 5, sa 1.21 ang sell signal. Kapag bumaba ng 1.21, kaso nga lang, medyo malalim na to 1.21 kung susukatin natin simula dito sa 1.37 hanggang 1.21. So, mabigat na guys. 11% mabigat yan. So, maraming sasalo niyan. So, titingnan natin yung mga practical approach natin kapag ganito, kapag nag-analyze tayo. Just in case. Kasi, ang sinusundan ko din talaga itong EMA 10, guys, pagdating sa buy signal at saka sell signal. Ngayon, ang maganda dito kaya, no, kay CHP, just in case mabasag niya itong 1.4. Kapag nabasag niya yung 1.4 at mag-consolidation na naman ulit siya tulad dito, ayan, consolidation ulit, halos tatlong araw siya dyan, tapos ito, tatlong araw na naman ulit siya dyan, yan ang maganda guys, no? Ang kagandahan dyan, mag-consolidation ulit siya dyan sa 1.4 para sigurado yung 1.58 guys. So ayan, yan ang maganda mabasagin 1.4 bago mag 1.58. So hold ka lang muna kung wala ka pang sell signal sa bias mo or dun sa indicator na gamit mo. So, sa ngayon, ang from 0.88, meron ka ng gain na, check natin yung gain nito, 55.17%. So, ayan guys, no. So, hold lang muna. So, maganda naman yung ano dito, yung catalyst. Hearsay pa lang naman yung guys. So, wala pa ng official na kung bibiling ba talaga ng SM to. No. So, kung matuloy yan, di sabog na naman to guys. Yan. MP. So, MP guys, no? So, dito sa MP guys, ang tinitingnan ko dito guys, ayan guys, no? Ang MP dito, ayan, medyo lumabas talaga yung volume kahapon. Pero ang nagugustuhan ko lang dito, kahit lumabas yung volume kahapon na 525 million, hindi siya bumaba talaga ng ganun tulad nung nakaraan na nag-stay talaga dito muna sa ano, sa 9.87. So kita mo, ilang candle to? 9.87, isa, dalawa, tatlo, tatlong candle, hindi mabasag-basag yung 9.81. So matibay to, support na ang possible to, ito na ang support na 9.87. Kasi may mga sumasalo. So, just in case may account ka lang dito, may average ka dito na maganda, hold mo lang. So, wala pa naman tayong sell signal. Kasi ang sell signal na base sa EMA 10 is 10.04. So, kapag bumaba ng 10.04 at mag-close doon, ayun, sa mababa sa, mababa sa 10. Ayun, possible. Pwede ka na mag-trenching. Yung tawag doon, yung mag-sell ka ng paunti-unti, guys, no? So, magandang salo sa 9.81, guys, no? Ayan. So, kung wala ka pang position dito, 9.81 ang maganda sa low. Or, kung worst scenario, guys, ito, 9.39 based sa pivot retracement. So, RSI nito, guys, ayan. Nasa 61 siya. So, MACD, ayan. Magkukross na, hindi pa. Kunti na lang, magkukross na, guys, no? So, ayan. So, titingnan natin. Maraming pwede mangyari, guys. Kaya, sa atin, dapat handa lang tayo sa mga entry level natin. So, next tayo, guys.
EW. Ayan, EW. So, EW. Ito maganda ngayon sa bangko. Sa lahat ng bangko, ito may magandang ano, price action. So, 8.71 na yung RSI natin at saka MACD natin, bullish pa rin. Ayan, above zero. Tapos may lumabas na 551K, no? Pero yung number of trades niya tumataas. So, check natin kung ano mga entry level. So, dito, napag-usapan natin dito, guys, yung entry level natin na check natin to. Tanggalin ko muna yung moving average 50 at saka ano. Ayan, guys, yung entry level natin dito sa level na to, dyan nag-cross, meron ka ng gain na ayan, 13.18%. So, ayan, kung may average ka dito, may hawak ka nito, hold lang muna. Kasi ang maganda kasi dito kay, ano, kay EW, mabasag itong pinakamahaba niyang downtrend. Pinakamahaba niyang downtrend niyang, guys, no? Yan ang dapat mabasag. Ngayon, kapag nabasag yan, dapat umupo siya ng around 8.4. So, mga 8.4. Mas maganda, mabasag niya itong resistant na 8.63. Para gumanda lalo yung chart niya. So, hold ka lang dito. Wala pa naman tayong sell signal. No, so, sa buy signal, kung bibili ka dito sa EW, kailangan ng mga bilibili mo lang muna dito yung mga 10% lang, 5% lang ng buying power mo kung malalaki. Kasi ako, kapag ganun, kapag ganito, hindi ko na inahabol to, guys. Just in case nahabulin ko man, magpapasok lang ako ng mga 10,000, 20,000. Kapag lumayo, another 20,000 o 10,000. Kapag nabasag tong 8.63, another 20,000. Basta mag-rest lang siya dyan. Kasi, ang laki ng risk mo, guys, kapag hindi matuloy, kapag tulad ko, hindi malakas ang internet ko sa bahay, kapag bumili ako dyan, at tuloy-tuloy naman ang bagsak nito, yari ako dito sa, just in case sa 7.5, mabigat, guys. No, so, mga 9.35%. So, mahirap mag-cutlos agad. So, mga ganyan, kaya nabili ako, guys, sa mga position na ganito dito sa level na yan. Yan, dyan ako bumibili para hindi ako nasusunog. So, ayan lang, guys, no? Hold lang muna sa mga meron. Next natin si FNI. Ayan. FNI, guys. So, gumanda to. Kasi nga, nagbabounce na kasi sa market natin yung ano, sa international, yung mga mining, no? Nagbabounce na. So, titingnan natin kung bounce pa, kung bounce lang ang nangyari sa kanya dito. So, yung ano natin, yung MACD may momentum, buka pa rin, no? Kaso nga lang, yung pagka-momentum niya, nasa above zero, nasa below nga lang yung, ano, yung blue. So, mas maganda mag-cross niya para maganda momentum. So, hanggat dito, may momentum pa naman siya, kaso nga lang, nag-reversal dito. So, sana, mag-close ulit siya para maganda yung reversal. Kasi ang lumalabas kasi dito, guys, kapag ganito, nagkaroon siya ng parang bounce play lang or bounce. So titingnan natin kung matutuloy itong magsara itong dalawa, mag-cross ulit para tuloy-tuloy yung magandang momentum. So above zero pa naman siya, guys. Yun ang maganda sa kanya. Mas maganda kapag mga ganito, nasa above zero lagi. No, so kapag nandito sa below, bearish na bearish din talaga, guys, kapag nasa below ng negative, no. Yung pagiging bullish niya pag nandito sa baba, hindi ganun ka lakas. Unlike dito, kapag above zero, malakas ang bullish niya, just lalo na kapag nakakross tong dalawa, nasa ibabaw yung blue. Ayan, guys, no? So, base naman sa RSI niya, guys, ayan, kita nyo, guys, so, check natin dito, ayan. Ayan. Mabagal talaga net ko, guys. So, ayan, guys, no? So, ang maganda kasi dito, guys, sa RSI niya, mabasag to. Mamaya, ito, lumabas pa lalo siya dyan. No? Pero kung makikita mo naman, ayan, no? Mabasag niya to. Level na yan. Mabasag niya. Mas maganda yan, guys, no? Yan ang magandang inihintay sa NFI para tuloy-tuloy yung pagiging. Kapag nabasag yun to, guys, siguro automatic to magkukos ng dalawa. No? So, sumusunod naman din yan ng RSI at saka MACD based on price action. Ayan. So, kita nyo, yung sinasabi ko, guys, na magandang buy signal, guys, kapag lumabas dito sa 1.15.
So 1.15 na guys, lumabas na. So ito na ang buy signal. No, wag lang bumalik dito o lumusot bumalik ulit o umupo ulit sa loob. Dito ma-maintain niya lang yung 1.15, tuloy-tuloy ito guys. 'Yun ang kagandahan. Tapos sideways tulad ng ginagawa nito, sideways bago umakyat. So ayan guys, no. Ang susunod niya kasi is 1.3. So tulad ng sabi ko, kung check niyo yung mga susunod nung nakaraang video ko nung Sabado, sinabi ko kapag nabasag yung 1.15, tapos umupo siya diyan. Yan ang maganda. Ang kagandahan sa kanya, ang laki ng volume niya guys, 78.8 million. So bullish na bullish to guys. So pag break niya ng ano ng resistance niya guys, may kasamang malaking volume. So yun ang mga magaganda sa isang stock. So abang-abangan niyo lang lagi to guys. Hold lang sa may mga merong ano hawak nito. At saka yung wala pa, ayan 1.15. Yan ang mga entry level. So ICT. So ICT, pababa yung ano niya, yung RS niya. Pero di-discuss ko ito mamaya guys. May, maganda rin ito eh. Tapos yung MACD niya, hindi pa naman siya dikit. MACD niya. Hindi pa naman nag-kiss. Bagal lang net ko. Ayan ah. So maganda pa. May momentum. Pero maganda. Bullish. May momentum yung MACD niya. Tapos yung RSI niya, may momentum pa naman din. 59. So net foreign, may lumabas yung number of trades, medyo mas mataas kahapon. Ngayon guys, dito sa ICT guys, ang maganda lang dito guys, ang nakikita ko kasi dito, umuupo lang siya sa 107. Hindi siya lumalabas. So possible pa tong umakyat pa at basagan itong 116. Itong mga maganda. Kung yung kay Emperador, check niyo yung kay Emperador na ano, Emperador at saka yung kay, hindi, kay Asen pala, sorry guys, yung kay Asen. Pares na pares siya ng chart ni Asen. So ayan. Kasi ito kapag nabasag tong 107, diretso siya possible yan ang abang mo sa 101.07 o 101 lang, no. So dapat wag na siya lumabas ng 107. Pero maganda siya sa week. Yung week chart niya ang gusto ko. Kapag tinitingnan mo yung week chart, ang ganda. So possible talaga na tumaas pa talaga to, guys. So medyo maghihintay ka lang ng tamang panahon nito. Kasi uptrend naman, guys. Kita mo naman sa trend line ng trend natin na nilagay, no. So kita nyo guys, oh. Ayan guys, oh. So nauuntog lang siya sa moving average 50. So kailangan yung average 50 na to is 107.5, mabasag niyan para diretso sa 1.16. So sa may mga hawak nito, hold lang. Kapag ano, kapag yung gustong pumasok, stay, basta mag-stay lang siya sa 107, okay pa yan. Pero once na bumaba sa 107, hindi na maganda masyado. So ayan si Mac. Next tayo guys, no. Ayan, so MAC may momentum pa rin yung RSI niya, nasa 55, yung MACD may momentum, tsaka bullish. Ayan. Check natin number of trades, foreign may negative, may lumabas. So check natin, no. So tinitingnan natin ang foreign kasi mas mataas kasi kapag ang foreign kayo nag-push kasi ng ano ng isang stock, tumataas. So ngayon yung trend line na short term nabasag na, nasa labas pa rin siya. So ano bang maganda dito kay no, kay MAC? Dito guys, wala pa naman tayong sell signal kasi base dito 'yan, entry point natin. Ang sell signal dito kasi sa around 4.41. So nag-close naman siya ng piso sa basta below 4.41, sell signal yung guys, no. So kung 4.41 ang sell signal mo, meron kang 11.73%. Ayan guys, no. So ang maganda dito kay MAC, nag-sell tapos pinush naman ng buyers. So kita nyo may buntot. Yun ang maganda, yung pinupush ng buyers na huwag na bumaba sa mag-close sa 5 pesos yun. So basta hanggat nasa 5 pesos yan, safe yan guys. Mag-consolidation yan sa level na yan sa 5 pesos, safe yan. So hanggat nandyan yan sa 5 pesos, magandang bumili dyan. Ngayon kapag na lumagpas dyan, dito na abang sa 4.8. So magkano ba yung 4.8 na yan? So 4% to. 4% o eksaktong 4% kasi 4.1 to eh. Ayan, mga 4% guys, no. So kung kaya mo pa naman i-hold hanggang 4.8, hold mo lang muna. Pero sa akin kapag ganyan, sinusunod ko yung EMA 10 na sell signal.
Tapos mas maganda na lang kasi mas mabilis kasi mas madali na lang din mag-NTV ulit kapag alam mo naman paakyat na ulit. So ayan, maganda yan. At least mag-consolidation din siya dito sa 5 pesos guys, no? So kapag nabasag yung 5.2, another entry naman ulit or another, kung nag-add ka ulit, gusto mo ng volume at gusto mo magandang kita. Kapag nababasag yung mga resistant guys, another volume ulit, another buy ka ulit kahit may position ka na. So kung mayroon kong position dito sa entry level natin, 4.37, so mga possible, bumili ka ulit ng ano, ang average mo mga 4.63. So safe pa rin. So yun ang pag-volume guys, no? Kahit na hanggat lumalayo yung price na dun sa average mo, mag-volume ka guys para malaki ang kitain mo. So nickel tayo guys, no? Ganun lang guys ang sikreto ko. Kapag ang price lumalayo guys, nagbo-volume na nagbo-volume ako. Nagdadagdag ako ng dagdag ng 10% o 20%. Kapag nabasag na naman yung resistance, dagdag na naman ako. So hanggat nakikita ko may momentum pa rin yung isang stock. So nickel, ayan guys, no? Congratulations sa mga sumalo nito kay Nickel guys, no? So na-discuss ko na rin to nung nakarang Sabado, nasabi ko yung possible yung bounce. Marunong ko maglaro ng bounce play, ayan, congratulations, no? Ayan guys, no? So, 4M may pumasok, 322, tapos yung maganda pa rin naman yung ano niya, yung trades niya, 1,351. So, ang momentum niya sa ano, 64 sa RSI. Ang MACD, ayan, so nasa ilalim pa rin yung blue. Pero sumusunod lang din yan guys. Kapag siguro mga dalawang candle pa mamaya at saka susunod na araw at parehas up, parehas given, possible magkukross yan. So napakaikli lang naman. Ang importante dyan nasa below, above zero siya ng ano ito. Above zero siya yung maganda. Check natin guys, no? Kasi price is king naman guys. Ang sinusundan lang natin dito lagi yung presyo. Kasi yung MACD at saka RSI, sumusunod na lang din yan. So, ano bang maganda dito kay, ano, kay Nickel? So, ang maganda lang dito guys, pag nabasag niya itong 3.13, no, kasi 3.13 yung up nito eh, or 3.15, mabasag niya itong 3.15 guys. Kung 3.15, sukatin natin yung closing niya hanggang dito, 07, 3.15. Bagal ang net ko ah. Yan, 2.74. So, kayang-kayang basagin niya kahit opening, no? So, ang magandang pagbubodega nito, just in case guys, mabasag itong 3.45. So, mas maganda mabasag kasi yung 3.45 na yan. Ngayon, ang pinakamagandang iniintay natin, itong 3.15 mabasag. Kapag nabasag yung 3.15, hihintay naman din na mabasag natin itong 3.37. Ayan. Kasi kapag nabasag yung 3.37 at mag-sideways lang, yun ang maganda. Or 3.15, mag-sideways lang dito sa 3 pesos, maganda. Ang pangit kasi kay guys, kapag bumaba pa dito sa 3 pesos, kasi ang abang mo 2.87 guys. No? Kasi matibay itong 2.87 na yan, matibay yan guys. So ganun lang. Ang laging buy mo dito, around 3 pesos lang lagi. Sa 3 pesos laging ang buy. So kapag medyo tumaas, antayin mo muna itong mabasag itong 3.15. Kasi kapag nabasag yung 3.15, medyo unting dagdag lang din, mga 10%, 5% lang ng buying power. Pero kung wala kang position, dapat talaga hintayin mo dito sa 3 pesos guys. Kasi mahirap kapag bumili ka dito sa 3.15. Medyo mabigat guys eh. 3.15 ka bumili. Sabihin natin mabasag yung 3.15 at hindi matuloy yung 3.45 na pagbasag, meron kang ikalulugi na 4.87, mabigat guys, no? Mabigat. Kaya nga dapat yung mga bounce, alam mo din kung maglaro, kung saan ka aabang, no? So, ayan guys, no? So, kung may position ka dito at hindi mo pa nabebenta, hold ka lang, no? Kasi maganda naman yung webinar ni ano dito ni Cole, napanood ko din yun eh, guys eh. Kung napanood niyo kayo sa webinar, kasi nga yung mga nickel ginagamit dun sa battery ng mga sasakyan. So although may nakikita na rin akong mga sasakyan na di battery, matibay naman guys, wala naman problema. So kahit sa akyat na malakas din. Ayan guys, so yung RSI niya guys, ang maganda dito kay Now, basag niya na. Bagal ng net ko talaga guys. Ayan. Basag niya na yung RSI niya guys. Yun ang kagandahan dito guys, ayan o. Basag niya na. Tapos yung MACD niya may momentum na.
Tapos ito guys, yung net foreign, may pumasok na dito guys. Bagal. Bagal ang net ko. So ayan guys, so 453k ang pumasok, tapos yung number of trades na tumataas guys. So ayan guys, ano ba maganda dito kay Now? Kailangan guys, itong 2.48 guys, mabigat din yan. No, 2.48. Check nyo lang muna kung kaya basagin dito ng 2.48. So, bago yan guys, kailangan mabasag muna itong 2.35. At umupo siya dyan. At huwag na siya bumalik. No? So, kung mabasag itong 2.48 at 2.5, ito 2.5, maganda ang mangyayari kay, guys kay Now. Kasi isa, dalawa, tatlong, dalawang attempt na to hindi nabasag ito. Dapat yung pangatlo, mabasag nyo na yan para maganda. No, kasi kapag hindi, balik ulit yan dito sa 2. 2 na naman ang abang mo. Or malapit sa 2 pesos. Or dito sa moving average 2.09. Yan ang susunod mong balik. Or dito sa moving average 200. Dito sa 2.2. Ayan. 2.18 pala. 2.18 moving average niya. Yun ang mga salo. Ang kagandahan niya kasi, bullish na siya sa moving average 200. So, ayan guys. So, nasabi ko naman to guys nung Saturday na ito, buy entry na talaga to guys. So, congratulations sa mga nakasalo, no, at saka nag-entry. So, ganun din ako guys, nag-entry na rin ako dito. Average ko dito, 2.18 nga pala guys, yung nabanggit ko nga din sa video ko, 2.18. So, 2.18, check natin, 16... Ayan, 2.18, meron na akong gain na, di ko masyado tinitingnan guys yung ano ko, yung nakalimutan ko na rin itong magkano, yung 5.77%. Ayan guys, no? So, hold lang kapag meron kang hawak nito. Ngayon, kung sakaling gusto mong pumasok, mas maganda mabasag muna itong 2.5. Kasi nga, baka mamaya mauntog, bumalik ulit, maipit ka, yun mahirap. So, mahirap kasi kapag bumibili ka guys, kapag nasa taas na, dapat ang bili, ito, support area, dapat dito ka bumibili sa malapit sa support. Yun. So, next tayo, guys. Tapos na natin si Now, si JFC. Ayan, si JFC. So, Jollibee, guys, ito. May nag-request nito, guys, no? So, Jollibee, daan saya. MACD niya, bullish pa rin. Yung RSI niya, maganda. Ayan. So, ayan. So, net foreign may pumasok 25.7M. Ayan. So, RSI niya, 57 may momentum. So, ang kagandahan lang kasi nito, guys. Para sa akin, guys, ha, ako, nakikita ko kung kaya mo siya naman i-long term. I-long term mo kasi mababa ang presyo ni Jollibee. No, lalo kapag dito ka nakabili sa 1.25, hold mo na lang. Kasi ito, so, titingnan natin, umuupo siya dito sa moving average 50. Ayan yung moving average sa 139 yung ano niya, yung support base sa moving average 50. So, nakalabas pa naman din siya sa downtrend niya. Ayan. So, ayun, kita mo yung line natin na to. Ayan. Ngayon, wag lang siya papasok ulit dito para subukan yung 135. Ito maganda kapag long term mo gagamitin. Pero kung mga ano ka lang, umaasa ka lang sa mga 1-week trade, maximum 1-month trade, hindi ito maganda para sa'yo. Ang magandang salo dyan is 135. No? So, ayan guys, kasi nauuntog siya dito sa 145 guys eh. So, kapag yan na nabasag na 145 at sideways, yun ang maganda guys sa Jollibee. So, dyan muna. Hanggat wala ka pang position dito, abangan na lang sa 135. Kung may position lang, hold ka na lang muna. No? Basta hanggat nandyan sa magmabasag itong moving average 50, maganda pa rin yan guys. No? So, kasi dito, check natin yung EMA 50 nat, EMA 10 natin, at saka EMA 5. Kasi EMA 5 natin, at saka EMA 10, ano pa rin naman, naka-hold pa rin din naman, hindi pa naman siya sell signal. So, ang sell signal ni EMA 10, around 139.59. So, ayan. Yan na. Kapag lumagpas dyan, yun na ang, ano, ang sell signal ni EMA 10. So, gamit ko yan guys na EMA 10. So, safe na safe yan sa ano, sa risk management yung mga cut loss. So, next tayo MRC guys. So, na-discuss ko na rin to ng MRC noong Sabado. So,
sana nakapag ano na rin kayo, nakapag profit taking na kayo dito. Kasi nga medyo yung style niya, medyo ano na, ayan, nag-cross na yung MACD, tapos yung momentum niya sa RSI, 65 na, no? So, ayan. Check natin yung ano na, ang price movement. Ayun guys, so malapit na mag ano, mag profit taking dito yung EMA 10. So, medyo mataas na rin kasi, guys, mas maganda ka mag profit taking ka muna, tapos abang na lang dito sa bounce. Okay? No. So, ayan guys, no. So, hanggat maaari, huwag ka muna sasakay dito at abang ka na lang dito sa 0.2290. So, mas maganda. Or, intay mo muna dito mag-consolidation dito sa area na to. Once na nag-consolidation dyan, yun ang maganda, guys. Kasi medyo masyado na mataas, guys. Malaki na yung tinaas nito. Simula dito, ayan, hanggang dito. So, kailangan muna mag-correction to. Mataas na eh. Mataas na guys, ayan na, 64.24. So, kung kaya mo pa i-hold, hold mo lang. Pero, just in case mabasag itong EMA 10 sa 0.2450, sell signal na yan guys, no? Ayan. Next tayo guys. Bagal ang net ko guys. So, ayan guys, si Pigold. Dito guys, kay Pigold, kung may account, may average ka dito at saka may position ka dito, hold lang muna guys. Kasi, ang format ni Pigold, parehas kay Asen at saka yung kay ano, ano ba yung diniscuss natin sa ahas, parehas kay Asen. So, kasi nga, yung MACD niya, maganda pa naman yung MACD niya, guys, oh. Maganda pa MACD niya. Long term naman to si Asen. Ayan. So, yung RSI niya, ayan, maganda pa naman din. Hindi pa naman siya umahalik, ayan. So, nagkikiss yung dalawa. Or nagkukross yung pula at saka blue. Momentum pa naman yung 57, RSI niya. Ayan. Check natin yung price movement nito guys. So ayan guys no, ang maganda lang dito guys, kung sakaling bibili ka, abangan mo dito sa 5 pesos ay sa 50 pesos guys no. Yung trend niya, uptrend niya pa rin, nandoon pa naman siya. So sideways lang movement ang nangyayari dito kay ano, kay Pigol, kasi nga alam mo naman ngayon MECQ, 'di ba? Yung dineclare na yung moderate no, moderate quarantine no. So, ayun. MCQ ba yun? MCQ. Ayan. Ayan, guys. Ang maganda kasi dito, kung long term ka, ayan. Pero kung mga, ano ka, daily trade ka, abang-abang ka ng pang-weekly lang, malabo, guys. Kasi kailangan mo i-hold to ng medyo mahaba-haba. So, kapag ganito, just in case, gusto mo bumili sa 5 pesos, ay sa 50 pesos. Ngayon, kapag nabasag yan, subukan mo tong ano ang dito sa part na to yung 49.53 kasi nga medyo malapit 'yan. Ayan dito, possible dito sa 48.02. No, yung 40 kasi dating mga resistant tong level na 'yan, no. Ayan. Diyan sa 48.02. Ayan, guys, no. So hold lang dito kung mayroon kang position dito kasi wala pa naman sell signal, guys, no. Ayan. So pangtiyaga yung mga Pigold na yan, pantiyagaan talaga, hindi naman yan tulad ng mga D2MM na maraming traders. Ito, ano, madami, kaso nga lang, mabagal ang galaw niyan. Yung PHA, guys. PHA, ayan. So, congratulations sa may mga hawak ng PHA, no? So, grabe ang volume nito. So, tatlong araw ata tumaas yung volume nito. Ito yung mga gandang stock na may mga volume. Check natin. Ayan guys, huwag niyong kalimutan yung thumbs up natin guys, no? At saka click, please don't forget to click subscribe guys, no? Ayan, so ang volume nito, ang trades niya, ang taas, no? Ayan, tapos maganda niya yung RSI niya, basag, oh. Yung, ayan, basag na.
Kung kukumpira mo dito, ayan. Basag na basag talaga. Parehas na parehas dun sa ano. Pero kita mo, ang gusto ko dito guys, yung volume niya. Ayan yung volume. Volume niya ang taas guys. Tapos ito, basag niya ng, lumabas siya dun sa ano eh. Sa high niya, basag yung 24.20. No. Ah, so umupo lang siya doon. Mas maganda dyan dito guys. Umupo lang siya dito sa 24.20 kasi ito yung resistance eh. Pero solid candle siya. Ang maganda dito. So, yung ito nauntog, diba guys? Ito, lumagpas naman pero bumalik. Ito, kapag nag-rest siya dito sa 20.2420, yun ang maganda dito. Yung, kung may sakaling may position ka dito, hold mo lang. Ngayon, kapag wala pa, abangan mo muna yung next candle na dapat wag bababa ng 24.20 kasi kapag bumaba, medyo mabigat-bigay yung ewan lang kung kaya saluhin dito sa level na itong 23.59. Kasi kung hindi kaya saluhin, possible dito sa mga yan, yung level na yan. Or dito ulit, balik ulit siya sa dati. Yan, kung sasaluhin dito sa 21, kapag hindi nasalo, ito yung mga support, mabibigat na support, mas lalo na itong support na itong isa, itong 0.19. Kaya, dapat mag, kung gusto mo bumili, dapat mag-rest lang lagi siya dyan sa 24.20. Kasi nga, solid candle. Ang maganda dito yung volume. Makibabi yung volume, 48 million. Yung kabila, 35. Yung isa ito, 2% lang inakyat, 59.99. Hindi lang natin alam kung may catalyst to guys, no? So, yun ang maganda dito, guys. Na-discuss ko na rin ito ng, nung Sabado. So, ayan, guys. So, dapat mag-hold siya above 24.20. Ayan. Sakaling may position ka dyan, hold mo lang muna. Maganda, maganda position mo. Kung nakaposition ka na maganda dyan kayo na. So, mga cross natin, ayan, no? Yung mga cross natin dyan, no? So, sukatin natin, guys. Yung cross natin dyan, yung buy signal natin, yung entry, ayan. Sell, buy entry natin, meron ka ng baka lang signal ko, guys. Bakit yung signal ko? Baka naman, signal. Last na lang. Isang stock na lang, oh. Bagal, guys. Ayan. So, meron ka ng 9.3%. Ayun. 9.3%. Medyo maganda na yan. Medyo maganda na yan. 5%, 3% nga. Masaya na ako, guys, eh. So, wag na tayong masyadong greedy kapag nasa, kapag yung isang stock umakyat na. Yung PX, check natin. Ayan, kasi may nag-request pa ito. So, may momentum pa rin naman yung ano niya, yung MACD niya kasi above zero. Kaso nga lang, yung sign of reversal guys, ayun, pababa na. MACD. Tapos yung RSI natin, pababa rin. Pero titingnan pa rin natin yung price movement. Above zero may momentum na yan. Kaso nga lang, nag-cross na ng reversal. So, ang hinihintay na, hanggat nasa taas pa naman ng zero, may chance pa na mag-cross ulit dun sa ibabaw. Mas malaki ang chance na mag-cross dun sa ibabaw ng above zero kaysa dun sa below zero. So, ayan, 53 yung momentum natin sa RSI. Ayan. Pero yung ano niya, yung sa PX may pumasok na eh. Foreign, no? May pumasok, may sumasalo. Ayan. So, ayun naman bang ganda kapag may pumapasok na foreign. Sa akin kasi, guys, mas kahit kung mapapansin mo yung ibang mga nagte-technical, yung mga magagaling sa fundamental, hindi kasi kaya kasi ng kung Pilipino lang yung mga o mga Filipino citizens lang ang mag-push ng ng market, hindi kakayanin guys kasi ang laki kasi ng capital ng ang laki ng mga capital ng mga foreign, kaya kailangan natin yung foreign na sa isang stock nakita natin yun na maganda kapag may foreign. So dito naman sa PXP yung may average na 3.4 ba yun? 3.43. Tama, 3.43. So I suggest guys
dito, yung 3.20, ito yung magandang average. Basta wag lang mabutas to, guys. Kasi kapag nabutas yan, guys, itong next mong abang, 2.99 o 3 pesos. Yan. Kapag nabasag yung 3.20, dito ang abang sa 3 pesos. Kasi ang maganda lang dito, pinush ng buyers. Kaso nga lang ito, pababa na naman ulit. Ngayon, kung may position ka dito, sell signal na. Kasi nga, yung EMA 5, EMA 10 natin, nasa ibabaw na. So, sell signal na yan, guys. No? Hanggat maaari, huwag nyo muna pasukin to. Abang muna sa 3.20. Unti-unti lang na entry. O yan, guys. No? So, kapag nabutas yan, abang-abang ka muna sa 3 pesos. No? Ayan, guys. No? So, I hope, guys, may na-share ako sa inyong idea sa araw na to. So, good luck sa trade natin mamaya, guys. No? Happy trade, guys. Thank you.